Mga ka-viewers, magandang hapon. Tayo muna ay magre-record ng video. Gawa ng madali lang naman ito, hindi naman ito kailangan na i-live. Pangalawa, wala tayong ano ngayon, wala tayong wifi, medyo mahina ang wifi ngayon, kaya medyo mag-record muna tayo ngayon ang ating gagawin na video. So, gaya lang sabi ko sa inyo, kahapon, kung ako ay mag-live, mayroon tayong gagawin. Ngayon, ang ating gagawin ay TV. Maliit lang. Grabe mga ka-viewers, sobrang init. Kung makita nyo ang paligid, napaka-init. Hindi muna sana ako gagawa kasi napakainit. Kaya lang yung may-ari ay umamadali din na magawa kasi dapat kahapon ko pa ito ginawa eh. Kanina hindi ko rin nagawa dahil mayroon pa akong ibang ginawang iba kanina. Kailangan kong gawin kasi may papanoorin sila mamayang gabi. Kailangan magawa natin. Kung makikita nyo, ang ating gagawin ay maliit lang naman ito, my view. At binaklas ko na rin ito. Ang problema nito mga ka-viewers ay walang display. Na-check ko na yung kanyang supply. Okay naman lahat. Hindi ko na na-videohan. Gawa na nga. Wala sana akong balak na ito'y i-video. Kaya lang, para sa ating mga new beginner na gusto ring matuto paano magpagpalit ng backlight ng ganito kaliit na TV ay binidyohan ko na rin. At saka gaya ng sabi natin, kay maliit o malaki man na contents na dapat natin gawin ay huwag na nating aayawan, lalo na getting started tayo ngayon. Dahil tayo ay balik sa umpisa ng pag-upload. Kumbaga, hindi tayo pwedeng mamili ng ating gagawin. Kung anong pwedeng gawin, gagawin natin at i-upload na rin natin para sa kung sakali man na magkaroon man tayo ng views, watch hour, kung barya lang makuha natin na watch hour sa video na ito, gaya ng sabi ko sa inyo, barya man yan kung maipon ay marami din. Kung barya ay umabot ng 1 million pag naipon, malaki-laking barya din. Kung sa paningin natin na ang TV na ito ay maliit, kung isipin nyo, kung ito naman magkaroon din ng magandang pakinabang, ay okay na rin. Okay? Babaklasin ko munang maiki at kung makita nyo, natanggal ko na ito. Kasi nga, tinanggal ko na yung kanyang, back as in kanyang likod. At kung makikita nyo, ang kanyang LCD ay maliit lang. At natanggal ko na rin ito. Okay. Ngayon, sa pagtanggal ng LCD, kailangan ingat-ingat lang tayo. Kasi pag hindi natin iningatan ang pagtanggal ng LCD, ay maaaring madisgrasya natin ang LCD. At sayang naman, kung tayo ay gagawa at madisgrasya natin ang LCD ay pakasalip na tayo ang babayaran ng may-ari ay tayo ang magbabayad kung madisgrasya. Kaya ingat-ingat din sa paggawa. Kung makikita nyo ito ay nakatanggal na. Ngayon babaklasin natin itong cover na ito at nang makita natin ang backlight sa loob. Kung makikita nyo mga ka-viewers ay sampu lang ang ilaw nito. 1, 2, 3, 4. Ay, hindi pala sampu mga ka-viewers. 8 lang. 4. Plus 4. Plus 4. 8 lang pala ang ilaw nito. Okay mga ka-viewers. Ang problema po nito ay hindi po wala po siyang display. Kaya ang timano anong check upin natin ay nakita natin na okay naman yung mga boltahe sa loob at yung
kanyang backlight ay hindi sumisindi. Ngayon, para malaman natin kung talagang backlight nga ang problema, ay ating papaklasin at ating titistingin kung backlight nga talaga ang problema. Okay, mga ka-viewers. Ayun, backlash na. Ngayon, titistingin natin yung kanyang backlight. Tignan natin kung sisindi ba. Kung makikita nyo, mga ka-viewers, hindi siya sumisindi, oh. At itong kabila ay, kung makikita nyo, sumisindi siya, oh. Okay, mga ka-viewers, yung isang nga hilira ay buo pa, yung kabila ay pulido. So, gagawin natin, total, konti lang naman ang ano nito, konti lang naman ang ilaw. Palitan na natin lahat para siguradong matibay ang kanyang backlight. Kung makita nyo ito, mga ka-viewers, apat yung ilaw nito. Ngayon, mayroon akong ilaw dito. Kung makita nyo, nakalagay 3 volts. May nakalagay siya na 233. So, ibig sabihin, akma naman siya dito. Ang ilaw niya ay lima ang ilaw niya. Kung makikita nyo, kung pinagtabi ko sila, yung aking ilaw ay 1, 2, 3, 4, 5. Na yung dati niya ay 1, 2, 3, 4. Apat lang. Ngayon, mayroon tayong available na ilaw, 5 ha naman. So, wala naman pong issue kung mag-5 o mag-4 lang yung ilaw na dati. Ang importante po niyan ay kaya pong pasindihin ng ating board yung backlight na aking kakabit. Okay? Kung makita nyo, kinabit ko na siya. Yung ilaw at sukat din naman siya. Kung makita nyo, sumindi na siya. Okay? Tatakpan lang natin para makita natin kung talagang okay na. 5 ang ilaw nito pero napasindi pa rin niya. Ito, inilagay ko na yung ECD, mga ka-viewers. Makikita nyo, nakakabit na siya. Nakapit na. At si-switch natin. Titignan natin kung lalabas na ba yung picture. Kasi kung kanina, walang backlight ito. At ang ilaw ay kung umiilaw na, dapat magkakailaw na siya kapag dapat magkakadisplay na siya. Dahil may ilaw na eh. Okay. Kung makita nyo, may display na siya. Okay. Maganda naman ang dating ng kanyang LCD. Wala namang guhit or bakas na siya ay may tama. Maganda naman. Okay, tatakpan na natin. Ito, nakasalpak na siya. Mga ka-viewers, okay, sinalpak na siya. Kung makikita nyo, may picture na siya. Okay, maganda na ang picture niya. Okay, final test. Sinalpak na, mga ka-viewers. Dito na natin takip. Makikita nyo, yan ang kanyang model, oh. 24 inches, pero ang sukat nito, ano lang ito eh. Ang panel nito, 215 lang. Okay? Sasandal natin siya doon. Sandal na lang natin sa mga ka-viewers. Kasi, wala naman siyang paa eh. Yung paa niya eh, nasa bahay nila. Iniwanan yung paa nila. Okay. Switch on natin sa kanyang remote. Kung makita nyo, ayan na siya, lumabas na yung kanyang senda, kinuha itong si inmate at yung kanyang my view ay lumabas na. Minute lang natin yung sounds niya, baka tayo ay makapirize. Makikita nyo naman yung kanyang liwanag ay okay rin naman, maganda rin naman ang liwanag niya.
malinaw. Walang issue ang kanyang panel. At iningatan natin talaga. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, pag hindi natin iningatan ang ginagawa, sabi na tayo ang babayaran at tayo ang magtawad. Okay mga ka-viewers, ganun lang ang paggawa ng TV. Kahit sabihin mong maliit ito, pwede na rin. Tapos na yung ating ginagawang TV. At napakainit ng panahon. Hindi magandang gumawa dahil mainit nga. Pero kailangan pa rin natin gumawa. Dahil yung ating mga customer ay magtatampo naman kung hindi rin gagawin yung kanilang mga namin. Kung makikita nyo, napakainit sa lugar natin. Oh. Okay mga ka-viewers? Napakainit. Kaya kung ikaw ay mahinahina ang katawan mo, ay malamang stroke ang abutin mo. Tayo naman ay medyo maganda pa ang ating mekanismo. Mga ka-viewers, kahit na ganito tayo, maganda pa ang ating mga makina sa loob ng ating katawan. Yung mga wiring natin ay hindi pa grounded. Kasi kung grounded na yung wiring ng ating katawan, malamang-lamang sa kunting init ng panahon ay mag-spark or mag-shoot. Okay mga ka-viewers? Wala tayong ibang masabi kundi gawa ay magkaroon pa tayo ng marami pang gagawin para makabangon at makabawi sa mga nawala sa atin. Hindi tayo pwedeng magmamadali. Sa saan ba makarating din tayo sa finish? Sa finish line natin na inaasam. At pagdating sa finish line ay doon natin makikita na nagtatagumpay na tayo at malamang sa malamang yung ating sinabi na tayo ay magpaparapon, may TV at may mga consolation prize pa ako nasabi dun. Sabi ko nga, save nyo. Pero, darating din naman ang panahon na yun. Tsagaan lang mga ka-viewers, ito ang simula ng ating panibagong pagbangon mula sa ating pagdapa. Ganyan talaga eh, sinusubok tayo ng panahon. Wala tayo. Hanggang dito na lamang mga ka-viewers at lagi yung tandaan, wala pong master. Ang master ay mahaba ang buo, mahaba ang balbas, at magaling sa karate. Pero ang totoong master yung nasa itaas. Yung nasa itaas na si Papa God, siya po ang talaga master. I love you all. Good luck and God bless us always. Goodbye. See you until next episode.